So siyempre mga ka-idol, paano siya tatanggalin itong buckle nito? Gagamitan natin siya ng flat screw mga ka-idol. At saka iingatan na rin natin siya mga ka-idol, tanggalin itong buckle nito dahil yan din ang ibabalik natin. Susungkitin lang natin siya mga ka-idol ng flat screw. So mga ka-idol, may bago na naman tayo ngayong video. Siyempre may rescuehin tayong truck at nag-text yung aking kaibigan. Ito yung text niya sa akin na palagi daw tumitigas ang kanyang preno ng kanyang truck. Ano ba daw ang diferensya? Baka papalitan na daw ng hydrobox. So siyempre mga ka-idol, dahil tinext niya ako, tutulungan ko siya at i-rescue natin ang kanyang truck doon na lagi daw tumitigas ang kanyang preno. So siyempre mga ka-idol, hindi na natin to patagalin mga ka-idol at diretso na tayo doon sa ating video. So mga ka-idol, ganito siya kapag laging tumitigas ang iyong preno. Katulad nito, i-open ko yung susi nito. Yan, so may nakikita kayo na brake booster. Ibig sabihin diyan ay wala siyang hangin. Ibig sabihin niyan ay wala siyang hangin. So mga ka-idol, try natin siyang i-start para malaman natin na mawawala itong brake booster nito kapag mayroon na siyang hangin. Yan. So mga ka-idol, magkakarga muna siya ng hangin. So ayun na siya mga ka-idol, may hangin na siya, kaya nawala na yung kanyang booster, brake booster. So tingnan natin mga ka-idol, patayin natin at saka bibilang lang tayo na segundo kung gano'ng kabilis mawala yung kanyang hangin ng hydrobox. So papatayin na natin mga ka-idol, nalaman natin kapag patay, ito naka-start yan, naka-start. So papatayin natin mga ka-idol. So, bibilang lang tayo mga ka-idol. 1, 2, 3, 4. So, isusi natin mga ka-idol. Malalaman na natin kapag wala ng hangin ang kanyang hydrobox. So, ganyan siya mga ka-idol. So, ang preno niyan mga ka-idol, matigas. Kaya, tinext ako ng aking kaibigan na gagawin yung kanyang help gawa sa kanyang preno, laging tumitigas. So mga ka-idol, siyempre babaklasin natin to mga idol, lahat babaklasin natin yan, kanyang mga dashboard. Sige, tara simulaan na natin mga ka-idol. So mga ka-idol, babaklasin ko na siya. Paano nga ba to babaklasin? Ito naman mga ka-idol, wala naman talagang tornilyo to eh. Siyempre para hindi na tayo tumagal, unahin na natin to mga ka-idol. So ayun mga ka-idol, nabaklas na natin yung isa. Siyempre para hindi tayo maging masikip dito sa loob, ilalabas na natin ito ngayon mga ka-idol.
Siyempre, tatanggalin na rin natin ito, mga ka-idol. Gagamitin na natin ngayon siya ng tools. Ito, ang tawag dito, mga ka-idol, Y. So, Phillips screw. Mga ka-idol, natanggal ko na siya. So, bali, ito mga ka-idol. Ito mga ka-idol, ingatan natin to. Gawa na puro siya. Puro sa board, hindi siya pwedeng mabasa or ingatan natin to. Eh, tabi ko muna mga ka-idol. So, siyempre mga ka-idol, ito yung kanyang hydrobox. Kaya palagi siyang tumitigas mga ka-idol, ang hydrobox nito. Kasi itong booster, itong master niya mga ka-idol, mayroon tong gasket doon sa loob, dito sa loob niyan mga ka-idol. Siyempre babaklasin natin tong kanyang master para may palitan natin siya ng gasket. May air gasket yan mga ka-idol. So, babaklasin natin ito. At saka ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya baklasin. Siyempre ito mga ka-idol, itong rubber tube niya. Ingatan natin ito mga ka-idol. Para hindi tatagas ang kanyang brake fluid. Kasi kapag nabutasan natin ito mga ka-idol or naputol, mas marami tayong gagawin at mas maabala pa sa atin ito mga ka-idol dahil magpapalit tayo ng cover tube ng kanyang preno. So matigas mga ka-idol yung kanyang
tornilyo, talagang matigas. Parang tigas mga ka-idol, parang tagal nang hindi na bubuksan. Mahirap siya magbuklas ko mga ka-idol, gawa na napagkasikit, hindi katulad sa mga jeep mga ka-idol na simple lang. So matigas mga ka-idol yung kanyang tornilyo, talagang matigas. Parang tigas mga ka-idol, parang tagal nang hindi na bubuksan. Hirap siya magbuklas ko mga ka-idol, gawa na napagkasikit, hindi katulad sa mga jeep mga ka-idol na simple lang.
para hindi tayo maging masikip mga kaidol, tanggalin na natin tong kanyang host ng Black Floyd. So siyempre mga kaidol, paano siya tatanggalin itong bakal nito? Gagamitan natin siya ng flat screw mga kaidol. At saka iingatan na rin natin siya mga kaidol, tanggalin itong bakal nito dahil yan din ang ibabalik natin. Susungkitin lang natin siya mga kaidol ng flat screw. Ganun mga kaidol. So, natanggal na natin siya mga kaidol. Ito na yung anong kanyang itsura. Ayan. So, siyempre, paano natin siya matanggal mga kaidol? Itong kanyang gasket. Siyempre, susukitin pa rin natin siya ng flat screw mga kaidol. Ayan mga kaidol. Ito. Papakita ko sa inyo mga kaidol. Ito ang kanyang itsura mga kaidol. Sige, ayusin muna natin mga kamera natin. So mga kaidol, ito yung kanyang itsura. Yan. So nakikita nyo mga kaidol, ang laki na ang kanyang butas. Kaya maluwag na siya doon sa kanyang pushrod. So mga kaidol, meron na tayo ditong binili. Kaysa magpapalit tayo mga kaidol, kasi ang akala nyo mga kaidol, sira na ang inyong hydrobox. So kung bibili tayo nito mga kaidol, nitong hydrobox ay ang alam ko ata nito baka abot siya ng 5,000 or mahigit pa sa 5,000. Dahil ito mga kaidol, itong hydrobox natin ay double action siya. Double action siya, mayroon siya ditong fam at saka may fam pa dito. Fam din ito mga kaidol. So ito ang tinatawag na double action. May nakikita kasi kayo mga kaidol na hydrobox na iisa lang. Wala na siya nitong balikat. Wala siyang balikat mga kaidol. So single lang yan.
So siyempre mga ka-idol, ito yung papalitan natin para makamura lang tayo. Ang bili ko lang dito mga ka-idol, bago ako pumunta kasi dito mga ka-idol, ito yung bago kong binili. Yan. So mas maliit siya. Mas maliit ang butas niya mga ka-idol kumpara doon sa tinanggal natin. Ito yung tinanggal natin mga ka-idol. Yan, sira na siya. Bago ako pumunta kasi dito mga ka-idol, nagbili na ako agad nito. Kasi alam ko nga yan lang ang diferensya mga ka-idol. Siyempre, paano natin siya ikakabit mga ka-idol? Para nakatipid naman tayo dito mga ka-idol ay ang bili ko lang dito mga ka-idol 140 pesos kapalit dito sa 5,000 na Hydrobox kung bibili tayo nito mga ka-idol. Mas mahal nito mga ka-idol ang Hydrobox. Siyempre dito na lang tayo mga ka-idol sa 120 na air gasket niya mga ka-idol. So siyempre ikakabit na natin to mga ka-idol. Ikakabit na natin siya doon sa loob. So ito na mga ka-idol, ikakabit ko na siya. Siyempre ang pagkabit nito mga ka-idol, madali lang ang pagbalik. So yun, ayun mga ka-idol, nandoon na siya sa loob. Siyempre gagamitan natin siya nang hindi siya matulis na pangsungkit para isungkit natin doon sa gilid para siya ay magpantay mga ka-idol. So ganun siya mga ka-idol oh. Yun. So ayun mga ka-idol, binalik ko na. Siyempre kinakapa ko siya mga ka-idol kung pantay na ba talaga ang gilid at saka kung sagad na doon sa siya kanyang pinaka-housing. Medyo may makapa ka naman dito mga ka-idol. So ganyan lang siya mga ka-idol. Siyempre ibabalik din natin to mga ka-idol, itong kanyang lock. So, nakikita nyo mga ka-idol, nandoon na siya sa loob. Siyempre, ganun pa rin ang ating gagawin para mapantay siya doon sa loob. Kailangan natin mga ka-idol na idiin ang hindi siya matulis na bagay. So, ayun na mga ka-idol, swak na siya. Ganyan lang siya mga ka-idol pag siya ay pipreno nyo. Ganun lang. Simple. So, kakapain ulit natin mga ka-idol kung pantay na ba talaga. So, ayun na mga ka-idol. So, nakalock na yung ang kanyang stopper, lock na siya, hindi na siya matatanggal kahit gaano pa natin ipreno yan, hindi na siya matatanggal mga ka-idol. Siyempre mga ka-idol, isasauli na natin itong kanyang master para matry na natin mga ka-idol. So yun mga ka-idol, babalik na natin kanyang master. Yun mga ka-idol, ibalik na natin. Siyempre lalagyan natin siya ng mga tornilyo. Dapat din mga ka-idol, mahigpit din ang pagkalagay ng tornilyo. Yung nasa pakiramdam mo naman kung gaano lang siya ang higpit. Kasi kapag hinigpit mo naman to ng sobra-sobra mga ka-idol, mapuputol naman ang kanyang nut. Pag naputol ang kanyang nut ay hindi na siya
pwede talagang magpapalit na kayo mga ka-idol ng Hydrobox. Kasi hindi naman siya pwede bunutin. Gawa na. Sisingaw na ang ating Hydrobox mga ka-idol. Hirap talaga no pag maging vlogger no, para kang baling o nagsasalita sa camera no mga ka-idol. Kung paano i-vlog itong paggagawa ng mga sasakyan. Siyempre mga ka-idol, kung mayroon din kayong diferensya sa inyong mga sasakyan, pwede nyo ako i-PM mga ka-idol or i-comment nyo yung inyong diferensya ng masasakyan at baka sakali makatulong ako sa inyo kung ano ang pwedeng gawin or tamang gawin doon mga ka-idol. So ang tama naman yung paghigpit mga ka-idol, ang tama naman paghigpit niyan, ihigpit tayo dito tapos ihigpit tayo dito, hindi yan pwede mga ka-idol. Kung higpit tayo dito mga ka-idol, dito tayo ngayon maghigpit sa kabila mga ka-idol. Ito naman ang higpitin natin. Ito, nakikita nyo ito mga ka-idol. Tapos, hihigpit naman tayo dito mga ka-idol. Dito na naman tayo. Pag mahigpit na siya dito, saka dito natin siya higpitan mga ka-idol sa kabila. Pa-cross mga ka-idol, hindi pwede na. Hihigpit tayo dito sa pareho na taas. Tapos, hihigpit tayo sa parehong baba. Hindi yan ganun mga ka-idol. Kasi hindi pantay ang paghihigpit niyan mga ka-idol. So, katulad nito, hihigpitan natin ito dito mga ka-idol. So ayun mga ka-idol, mahigpit na siya. Itong sa kabila, siyempre. Ito naman ang isusunod nating higpit mga ka-idol. Dito. Para pantay mga ka-idol. Ayun mga ka-idol, higpit na natin yung sa baba. So balik na naman tayo dito sa kabila mga ka-idol. Higpitin na naman natin ito mga ka-idol. So ganun lang yan siya kasimple mga ka-idol. Kaysa bibili tayo mga ka-idol dito sa Hydrobox. 5,000, mabigat sa bulsa yan mga ka-idol. Kapalit ng 120 na air gasket. Yan na mga ka-idol, pareho na siyang mahigpit. So dito na tayo kasi pantay na yun mga ka-idol ang higpit niyan.
So ganun siya mga kaidol. Siyempre higpitan pa natin to. Iti-check natin ng double check pag pareho na mahigpit mga kaidol. Okay na. So, masubang higpit na siya ko, mga kaidol. Siyempre, walang hangin niya, mga kaidol. So, ayun, oh, sobrang tigas, mga kaidol. Oh. Oh. Hindi ko, mga, ang baba lang ng apakan mo, gawa lang walang hangin siya ko, mga kaidol. Siyempre, mamaya natin, i-check yan. Kanina, mga kaidol, nagbilang tayo ng 5 seconds lang. Lumabas na yung air, yung kanyang brake booster. Ibig sabihin doon mga kaidol ay wala siyang hangin. So ikakabit na natin yung kanya. So siyempre mga kaidol, nahigpitan na natin yung kanyang master. Ibabalik na natin ang ating mga pinagtatanggal kanina para wala tayong utang. Mahirap na sisingilin tayo kasi nakulangan tayo ng tornilyo. Ganun. Siyempre sasauli na natin ng tama. Aso mga kaidol, nang iiyakan ng mga aso, siguro hindi kumakain, hindi nila pinapakain yung kanyang mga aso kaya naiyakan. Siyempre ito, ibabalik na natin ito mga kaidol. May mga kuryente tayong ibabalik dito pero siyempre sasalpak lang natin yan mga kaidol. Ito yan mga kaidol. Kailangan ng pagsalpak nito kung saan siya nang gagaling, doon din siya. Hindi naman yan mga kaidol, magkabaliktad-baliktad gawa na may housing yan kung saan siya nanggaling. Doon pa rin yan siya papasok at papasok pa rin. Ganun yan mga kaidol, kung saan ka nanggaling, doon ka pa rin yan papasok. Babalik at babalik ka sa pinagagalingan mo mga kaidol. Ito papasok mga kaidol kapag sakali na baliktad ang iyong lagay. Yun.
So siyempre mga ka-idol, ipabalik na rin natin ito para maging buo na. Hindi ko na yun itatry-try mga ka-idol, habang ibabalik ko na ito lahat, hindi ko na itatry. Kasi hindi pa naman ako pumapak sa mga gawa ko mga ka-idol eh. So yun siya mga ka-idol, naibalik ko na sa tama. So wala na namang kulang, di ba? Ayos na. So siyempre, sabi ko kanina, hindi ko na tinatry habang binabalik ko tong mga ganito. Kasi hindi naman ako pumapalpak. So paanda rin natin mga ka-idol para magkakaroon siya ng hangin. Tapos kung gaano siya katagal at bago siya lumabas yung booster dito. O lalabas pa ba kaya ang booster dito? Kapag nakakaroon na siya ng hangin. Kanina, nagbilang lang tayo ng 5 seconds, lumabas na ang booster, brake booster dito. Ibig sabihin, wala na siyang hangin. Katulad niyan, mga ka-idol. So, yan, wala siyang mga kahangin, mga ka-idol. Wala siyang hangin yan, kaya may naingay, at saka, nakalagay dito ang brake booster. Ibig sabihin, wala siyang hangin. So, pandarin natin, mga ka-idol, para magkakaroon tayo ng hangin. I-start na natin. So ayun mga ka-idol, so ayan na mga ka-idol, nawala na yung kanyang brake booster. So papatayin natin mga ka-idol kung gaano katagal at kung babalik pa ba yung brake booster dito. Sige, ayan na mga ka-idol, umaandar. So patay na natin. Okay, so bibilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 20 seconds mga ka-idol ang binilang natin. So i-try natin siyang susian kung iilaw ba dito ang brake booster. Pag umilaw dito mga ka-idol ang brake booster, ibig sabihin ay wala na naman siyang hangin. So hindi tama ang ating ginawa. Pero kapag hindi siya umilaw dito mga ka-idol, ibig sabihin may hangin siya. At saka nag-i-stack na siya ng hangin, hindi na naubusan ng hangin. Kahit mamarino ka na niyan mga ka-idol, hindi siya naubusan ng hangin. Siyempre, kapag nakaapak tayo na nakaapak sa preno, napatay ang makina natin, naubusan talaga tayo ng hangin. So, susi na natin mga ka-idol. So, ayun mga ka-idol, nakikita nyo, nakasusi na siya. Mayroon na siya dito nakalabas. Tapos, may mga nakalabas na siya. Pero yung kanyang brake booster dito mga ka-idol ay nawawala. So nawawala siya, 'di ba mga ka-idol? So hintay-hintayin muna natin mga ka-idol ng mga ilang seconds kung lalabas ba talaga ang kanyang brake booster. So yun, wala mga ka-idol, matagal. So
try natin mga kaidol, apakan ang preno. Kanina sandali lang natin i-start kung magbabawas siya o ilang apak natin bago maubos ang kanyang hangin. So ito mga kaidol, para makita nyo. So ayun mga kaidol, apak ako mga kaidol sa preno. Ayan mga kaidol. So 1. Ang lambot na mga kaidol, oh. Ang lalim na ng apak ko mga kaidol, oh. Hindi katulad kanina na. Ang tagal, ang babaw, tapos ang sobrang tigas. 1 2. Ayan, dalawang apak mga kaidol sa hindi siya umaandar. Dalawang apak siya mga kaidol. Pero sandali lang kasi natin yan tinaandar mga kaidol kasi wala siyang stock. So start ulit natin mga kaidol. So ayan, nawala agad. Ganun lang yung simple mga kaidol. So habang umaandar siya mga kaidol, habang umaandar ito mga kaidol, so hindi ka na maubusan ng hangin mga kaidol. Hindi na siya titigas ang kanyang preno kahit apakan ko to. Ayan, natatlong apak na ito mga kaidol. 4, nakalima na ako na apak mga kaidol. Limang bumba ko na mga kaidol, pang-anim. Hindi siya nag-ilaw ang brake booster dito. Pang-pito ko na naapak mga kaidol. Ganun lang siya kasimple. So, ibig sabihin, okay pa ang kanyang hydrobox. Ang nasira lang mga kaidol ay kanyang air gasket lang to mga kaidol. So, okay na mga kaidol ang kanyang ating sasakyan. So, pwede na natin siyang ibiyahe. Pwede na yun. Simple mga kaidol. Okay, try natin Atlas Avante. Atlas Avante natin mga kaidol. Ayan, Atlas tayo. Ayan. Maganda ang preno niya mga kaidol. Maganda ang preno niya mga kaidol. Ito. Maganda ang preno niya mga kaidol. Ito. Pumapako mga kaidol ang kanyang preno. So yun mga kaidol. Nakita nyo na kung gaano kaganda ang pag-try natin ng ating ng ginawa nating hydrobox. So, kung bago ka pa lang sa aking channel mga kaidol, huwag mo naman kalimutan ang subscribe at share ang aking video at mag-comment ka dyan sa baba kung ano ang nararamdaman nyo sa iyong sasakyan. Part 2 na to mga kaidol sa ating mga na-rescue ng mga sasakyan. So, siyempre, nakatipid pa tayo mga kaidol ng ating sasakyan dahil hindi na tayo nagbili ng hydrobox kasi ang sabi sa akin baka hydrobox na ang papalitan kasi naninigas na nga daw kanyang preno at mas delikado yun mga kaidol. Siyempre, sa bibili tayo ng hydrobox magkano yun mga kaidol? Nasa 5,000 or mahigit pa sa 5,000. Kapalit lang siya mga kaidol ng 120 na air gasket ito mga kaidol. So, ganun lang yan mga kaidol ang diskarte para makatipid tayo. Pero solvable naman siya ang ibiyahe dahil wala namang nasira doon eh. Parang nagpalit lang tayo eh. So, solvable pa rin ang ating paggagawa. Sige mga kaidol. Maraming salamat at huwag niyong kalimutan mag-subscribe idol sa inyong mga suporta. Maraming salamat dyan. Saka na lang ako mag-chat out sa mga gusto mag-chat out dahil medyo mahina pa ako ngayon. Joke lang. Sige mga kaidol, bye-bye. So mga ka-guys, mga ka-idol, palagi ba nasisira ang ilaw ng iyong L300 Mitsubishi? So katulad nito, palaging sira yung ilaw. Tinawagan ako ng kaibigan ko para i-check yung ilaw nito. Bakit palaging nasisira? Kasi kahit buksan nila to,
kahit buksan nila dito ay ayaw siyang umilaw. Pero mga ka-idol ay nakasusi naman siya. Nakasusi naman siya. So titingnan natin mga ka-idol. So bubuksan natin. Buksan natin yung ilaw nito. Ayun idol, mga bukas yan idol, bukas. So titingnan natin ngayon ang ilaw ay ito yung mga ka-idol. Ang ilaw ay so patay talaga, no? Wala siyang ilaw. So tuturuan ko kayo kung ano ang sikreto para makaroon ng ilaw itong Mitsubishi L300. So siyempre mga ka-idol, ang number 1 na gamit na lang natin dito, simple lang mga ka-idol ang gamit natin dito. Ito eh papakita ko sa iyo mga ka-idol. Wire, siyempre ito yung wire. Maliit lang to mga ka-idol na wire. At saka maiksi na lang din. Siyempre hindi mawawala ang ating plies. Itong plies medyo makalawang na mga ka-idol kasi minsan lang kasi ako mag-maintenance ng sasakyan. Ngayon lang kasi ako tinawagan. Tapos Phillips screw ay flat screw pala to mga ka-idol. Tapos Phillips screw. Ito lang ang mga kailangan natin mga ka-idol. Makakaroon na tayo ng ilaw. So tara, tingnan mo. Bubuksan na natin ngayon. Siyempre mga ka-idol, wala siyang ano. Hindi natin siya madudukot doon sa loob. Kailangan natin ang Phillips screw para dito mga ka-idol. Ito, makikita mo yon. Yung tornilyo doon sa loob. May spring yan mga ka-idol. Tapos, ito naman yung para sa flat screw ay dito sa kabila siya. Siyempre, flat screw din to. Ito mga ka-idol, flat screw yan. So, medyo malabo lang kasi mga ka-idol. Ayan, nakikita nyo mga ka-idol. So, tara. Tatanggalin na natin. Siyempre mga ka-idol, number 1, ito yung ilaw na nito, ito, chichikin natin muna to kung siya ay sunog. Tatanggalin na natin mga ka-idol. Ganyan lang siya, tapos may spring yan mga ka-idol, ito spring. So paano siya tatanggalin, siyempre, ididiin natin to, at ayan na. So kukunin na natin to kanyang bumbilya. So nakikita nyo naman mga ka-idol, buong buo siya mga ka-idol. So dito naman tayo. So mga ka-idol, nakikita nyo ba ito mga ka-idol? Ito tatlong plug ang tawag nito. So palagi nating tatandaan to mga ka-idol ay nakikita nyo tong sa ibabaw. Itong nasa ibabaw, ito yung pinaka ground yan. Tapos ito ang live, itong dalawa live yan mga ka-idol. So ang nangyayari kasi dito, kaya nasisira siya ay hindi siya umiilaw. Nawala na yun ang ground para dito, yung ground niya dito mga ka-idol. So siyempre kaysa bubuksan natin dito na tayo magagawa ng ground, mas mahirap, marami tayong pagbubuksan dito mga ka-idol. So ang gagawin natin ay kukuha tayo ng ground. Dito na tayo kukuha ng ground sa isa. Iririkta na natin dito mga ka-idol. So titingnan mo ka-idol, gagawin ko na. So mga ka-idol, ito ang ginawa ko ngayon. Ayan siya. So siyempre para safe tayo, lalagyan natin siya ng electrical tape para safe tayo mga ka-idol. Lalagyan natin siya ng electrical tape.
So ganun ang nangyari mga kaidol. So may electrical tip na siya. O ito mga kaidol, ito. O ito na yung maging ground na natin, ito. So ayan yung ilaw. So ang gagawin natin mga kaidol, tingnan mo mga kaidol, ididikit ko lang dito sa ground. Ididikit ko lang siya sa ground mga kaidol, ay siya na ay iilaw na. Yun mga kaidol, may ilaw na siya. Yun. Diba? So tinanggal ko, ididikit ko. Yun mga kaidol. Yun mga kaidol. So siyempre mga kaidol, itong dulo nito, itong dulo nito mga kaidol ay isasama na natin sa pagtuturnilyo dito. Dito, siyempre may mga turnilyuhan 'yan. Ayan, may mga turnilyuhan siya. Isasama na natin siya mga kaidol para mag-ilaw na siya. Para fix na yung kanyang ground. So ayan na mga kaidol, naikabit ko na siya, naikabit ko na. Ayan. Naikabit ko na siya. So i-try natin mga kaidol kung siya ay iilaw na ba. Kung iilaw na ba talaga siya. Sige. Oh no, ilaw na siya mga kaidol. Ayan na. So try natin siya dito papatayin. Try natin siya dito. Yun. So kanina mga kaidol, wala siyang ilaw. Kahit i-open natin siya dito, wala siyang ilaw. Ngayon, mayroon na mga kaidol. O, yan o. Ano, yun. Kikita mo yan mga kaidol. O, so, tingnan natin mga kaidol yung anang high. Ayan yung high. Titingnan mo mga kaidol. High niya. Ayun, nailaw siya mga kaidol. Nailaw siya mga kaidol. Ang high niya. Ayan mga kaidol o. So, mayroon na siyang ilaw. Okay. High and low. So yun lang siya kasimple mga kaidol. At kung bago ka pa lang sa aking channel, pakisubscribe man naman dyan mga kaidol, at pindutin na rin ang bell para updated ka sa aking mga bagong video mga kaidol. At kung may gusto ka pa malalaman sa pag-aayos ng ating mga sasakyan or may diferensya ang ating sasakyan, pwede mong i-comment dyan sa baba para may sasagot ko kung anong mga tamang gagawin or tamang paraan para sa pag-ayos ng ating mga sasakyan katulad ng mga electrical. I-comment mo dyan or ano ang nararamdaman ng iyong sasakyan. Ako na ang bahala dyan sa iyo idol. Mag-comment ka lang at pakishare na rin itong video. Tatanggalin na natin. Siyempre mga kaidol, number 1, ito yung ilaw na nito, ito, chichikin natin muna to kung siya ay sunog. Tatanggalin na natin mga kaidol. Ganyan lang siya, tapos may spring yan mga kaidol, ito spring. So paano siya tatanggalin, siyempre ididiin natin to, at ayan na. So kukunin na natin to kanyang bumbilya. So nakikita nyo naman mga kaidol, bumbo siya mga kaidol. So dito naman tayo. So mga kaidol, nakikita nyo ba ito mga kaidol? Ito tatlong plug ang tawag nito. So palagi nating tatandaan to mga kaidol, ay nakikita nyo tong sa ibabaw. Itong nasa ibabaw, ito yung pinaka ground. Ground yan. Tapos ito ang live. Itong dalawa live yan mga kaidol. So, ang nangyayari kasi dito, kaya nasisira siya, ay hindi siya umiilaw. Nawala na yun ang ground para dito. Yung ground niya dito mga kaidol. So, siyempre, kaysa bubuksan natin dito, dito na tayo magagawa ng ground. Mas mahirap. Marami tayong pagbubuksan dito mga kaidol. So, ang gagawin natin,
ay kukuha tayo ng ground. Dito na tayo kukuha ng ground sa isa. Irerekta na natin dito mga ka-idol. So, titingnan mo ka-idol. Gagawin ko na. So mga ka-idol, ito ang ginawa ko ngayon. Ayan. Ayan siya. So, siyempre, para safe tayo, lalagyan natin siya ng electrical. Electrical tape. Para safe tayo mga ka-idol. Lalagyan natin siya ng electrical tape. So ganun ang nangyari mga ka-idol. So may electrical tip na siya. Oh. Ito mga ka-idol, ito. Oh, ito na yung maging ground na natin, ito. So ayan yung ilaw. So ang gagawin natin mga ka-idol, tingnan mo mga ka-idol, ididikit ko lang dito sa ground. Ididikit ko lang siya sa ground mga ka-idol, ay siya na ay iilaw na. Yun mga ka-idol, may ilaw na siya. Yun. Diba? So tinanggal ko. Ididikit ko. Yun mga ka-idol. Yun. Mga ka-idol. So siyempre mga ka-idol, itong dulo nito, itong dulo nito mga ka-idol ay isasama na natin sa pagtuturnilyo dito. Dito, siyempre may mga turnilyuhan 'yan. Ayan, may mga turnilyuhan siya. Isasama na natin siya mga ka-idol para mag-ilaw na siya. Para fix na yung kanyang ground. So ayan na mga ka-idol, naikabit ko na siya, naikabit ko na. Ayan. Naikabit ko na siya. So i-try natin mga ka-idol kung siya ay iilaw na ba. Kung iilaw na ba talaga siya. Sige. Oh no, ilaw na siya mga ka-idol. Ayan na. So try natin siya dito papatayin. Try natin siya dito. Yun. So kanina mga ka-idol, wala siyang ilaw. Kahit i-open natin siya dito, wala siyang ilaw. Ngayon, mayroon na mga ka-idol. Ayan oh. Ano? Yun. Nakikita mo yan mga ka-idol. Oh, so tingnan natin mga ka-idol yung anang high. Ayan yung high. Titingnan mo mga ka-idol. High niya. Ayun. Nailaw siya mga ka-idol. Nailaw siya mga ka-idol. Ang high niya. Ayan mga ka-idol oh. So mayroon na siyang ilaw. Okay. High and low. So yun lang siya kasimple mga ka-idol. At kung bago ka pa lang sa aking channel, pakisubscribe man naman dyan mga ka-idol, at pindutin na rin ang bell para updated ka sa aking mga bagong video mga ka-idol. At kung may gusto ka pang malalaman sa pag-aayos ng ating mga sasakyan or may diferensya ang ating sasakyan, pwede mong i-comment dyan sa baba para may sasagot ko kung anong mga tamang gagawin or tamang paraan para sa pag-ayos ng ating mga sasakyan katulad ng mga electrical. I-comment mo dyan or ano ang nararamdaman ng iyong sasakyan. Ako na ang bahala dyan sa iyo idol. Mag-comment ka lang at pakishare na rin itong video.